at matutuwa ka na rin dahil meron kang 500 pieces. Ayan. Mamimigay ako ng 500 pieces sa'yo. Good morning everyone from Northeast Southwest. It's me, Gilbert with Lagul Discovers Channel. It's nice to see your smiling face. Kumusta kayo mga ka-discoverers? Another Monday morning dito sa Canada. Naghihintay kami ngayon ng aming sundo. At nung nakarang mga araw, hindi ako nakapag-vlog kasi busy akong nag-review dun sa driving online learning class ko. So, kaya hindi ako nag-upload ng mga video ko. So, tagal-tagal na sundo namin. Ayan. Makita nyo dito sa likuran ko mga kadiskubres, ang daming kalat. Ayan o, pakita ko lang sa inyo ha. Ang daming mga nuts. Ayan. Kita ninyo? Ayan, mga pinagbalatan na mga nuts. Ayan. Ayan o. Ito kasing halaman namin dito sa harapan, nahihinog na yung mga bunga. Pagkatapos yung mga squirrel, pati yung mga chipmunk, kinukuha yung mga bunga ngayon. Baliw na baliw silang binabali nila yung mga sanga. Tapos dito may mga bunga, ayan o, pinagbalatan pa nila. What? At dahil malabong na yung damuhan namin dito, mapapansin ninyo, bagong grass cutter, itong kapitbahay namin si Mr. Charles. Kaibigan niya kasi yung may-ari ng bahay na to. So kahapon, pagkatapos namin nag-lunch, bigla na lang na nakita namin na nag-ano na siya rito. Nag-grass cutter na siya. So, additional $50 yung babayaran namin sa kanya. Kasi nga, yung service na nag-grass cutter siya rito, deduction na naman sa sakin. Bigitin yung halaman na yan. Iiba na siya ng kulay, di ba? Sinyalis na yan na malapit na yung taglamig dito. Update mga ka-discoveres, nandito na tayo sa bahay ni Matt Garage. Ito yung kabuuang bahay niya dito. So, sa ilalim, parkingan ng sasakyan. Ito, dito siya titira ng mga anak niya at saka yung kanyang asawa. So, makita niyo yung bahay. Simple lang. Ngayong araw na ito mga ka-discoveres, samahan niyo kami na magtrabaho ni Kim at saka ng amo ko na magsasanding kami dito sa buong bahay na to. Kaya tayo na. Trabaho na tayo. Ganito na itsura ko pagkatapos namin nag-sanding dito. So, meron kaming mask para hindi namin malanghap yung alikabok. At ngayon, tuyot na tuyot yung lalamunan ko. So, okay na. Yeah, nalihan na yung buong bahay. So, nakausap ko yung may-ari kanina. Sabi niya, kakausapin niya yung secretary dun sa opisina namin para bilhin na yung pang primer na coat dito. Okay. So, konti na lang yung nire-retouch nila. Inom muna tayo. Uuhaw ako Punta muna tayo dito sa ano, sa lake. Maghuhugas tayo. Tingnan naman ang mukha ko mga ka-discoveres. Pasado alas 12 na, mag-aalauna na ngayong oras na to. Minadali namin yung trabaho diyan at dahil sa kabisihan sa pagliliha,
nakalimutan naming mag-lunch time. Pero okay rin naman yan kasi this oras na rin kaming dumating dito. Ayan. Ganyan ang itsura namin pagka natapos na kaming nag-sanding. Kung mapapansin ninyo ngayon, makita nyo yung lake doon. Ayan o, maapaw yung tubig. Pinakita ni Sir Matt sa akin kanina kasi malakas daw yung ulan kahapon. Kaya ito yung epekto ng ano, pag malakas ang ulan. Okay, maghuhugas muna ako. Hindi na makatayo. Okay na, nakahilamos na ako. Aha. Gusto kong pumunta dun eh. Kaso baka mag-iaya na silang kumain. Sige, kain muna tayo. Hello, update mga kabistigres. Nandito na tayo sa bahay ngayon. So, hindi na ako nakapag-vlog-vlog pa kanina kasi tinapos nga namin yung pag sa sanding doon sa mat garage, tapos lumipat pa kami ng ibang site at meron kaming mga tinatch up and repair na mga tapos ng trabaho. So tinawagan nila yung boss ko para i-touch up and repair lang yung mga ibang gawain sa mga ibang job site. Napansin ko ang dami ng mga comments sa mga video ko rito at isa shout out ko kayo, no? Pero bago yan, a big shout out muna kay Mami Tess Loreto dyan sa Laguna. Mami Tess, thank you for always watching my YouTube channel. At dahil tuwang-tuwa yung mga apo mo, for sure, matutuwa sila. At matutuwa ka na rin dahil meron kang 500 pieces. Ayan. Mamimigay ako ng 500 pieces sa iyo. Oh, 500 pieces. Ano ko ba ito si Mami Tess? Mami Tess. Ayan. Ayan, oh. So, yun nga, no? Para ano na rin, para dumami pa yung mga viewers natin. Malay nyo, kapag palagi kayong manonood ng mga video at saka nagko-comment kayo sa channel na ito, every second week of the month or every 2 months, gawin na lang natin every 2 months na lang para ano, diba? Baka malustay naman yung bulsa ko. Gawin na lang natin every 2 months, mamibigay tayo ng 500 pieces. Ayan. Just to make sure na i-share nyo nang i-share ang video na ito at mag-comment lang kayo at yun. Palagi nyo lang na panoorin yung mga video ko regarding sa buhay ko dito sa Canada. So, Mami Tess, thank you for always watching and being a solid kadiskubres dito sa YouTube channel ko. So, ayun. Okay, nandito ako sa backyard ngayon. Makikita nyo yung tent ni Lino. Tapos mahanin. At kasabay ng simoy ng hanin na yan ay meron kaming nilulutong barbecue dito. Ayan. Ayan o, oh, si Master Chef. Charon! Charon, charon! Wow! Ayan, babaonin namin yan para bukas. So, iihawin na namin ngayong gabi para bukas wala nang ihaw-ihaw. Diba? Init-init na lang. Okay. So, yun nga, dito tayo. Magre-react lang tayo sa mga comment ng mga kadiscovers natin na nasa Taiwan, nasa Pilipinas, at yung mga ibang nagko-comment din sa ating Facebook page, Lagil Discovers Facebook page po yun. No? Marami pong mga nagko-comment dahil nagpo-post ako ng mga video ko doon. Yun nga po, hindi naman po ako consultant at ano po ako rito, worker lang po kami dito ni Nalino. Hindi rin po namin masasabi na matutulungan namin kayo. Pero kung kayo po ay pupunta sa cic.gc.ca para maghanap ng mga trabaho dun sa job bank, meron po kayong mga makikitang mga job opening doon. Yun lang po yung pwede naming maitulong sa mga kadiscovers natin na Pilipino dyan sa Pilipinas. Okay, so ito po, unahin na po natin yung unang comment kay Steve Ong. Yan. Kuya, Taiwanese national ako.
at madali lang akong makapunta sa Canada para maiba naman, Canada naman ako. Okay. Thank you, Mr. Steve Ong, sa iyong comment. Make sure, Mr. Steve Ong, kung pupunta ka dito sa Canada, alamin mo kung ano yung gusto mong trabaho, di ba? Payo ko lang, being Taiwanese national ka na, so dyan sa Taiwan, kahit hindi ka na pumunta dito sa Canada, dyan pa lang sa Taiwan, lifetime na yung magiging trabaho mo dyan, especially sa mga factory company dyan, di ba? So kung ako yung tatanungin mo, Mr. Steve Ong, kasama na rin yung mga katrabaho ko rito ng ex-Taiwan din, hindi na kami lalayo ng Taiwan. Bakit, kamo? Ang Taiwan is 2 hours away from the Philippines. And then, masasabi ko na okay na rin yung sahod. So, depende na lang yan kung paano mo isisave yung pera mo para makaipon ka ng maraming pera. And then, unlike dito sa Canada, papunta ng Pilipinas, 19 hours, ganon, yung klima, malamig, ganon. So, hindi ko naman sinasabing hindi mo kaya yung lamig, pero maninibago ka in terms of klima dito. Pero siguro naman, kung talagang willing kang pumunta dito sa Canada, why not, di ba? So, try mo lang. And then, dito naman tayo kay North Wills. Yan, North Wills, kung nasaan ka man, thank you for watching and commenting into my video. Ang sabi niya, ingat lagi dyan, boss. May mga kaibigan ako dyan sa Canada. Maganda talaga magtrabaho dyan. Bagong kaibigan. Ayan, kaibigan, kung nasaan ka man, kahit kailan, San Miguel. Bagong kaibigan. Okay, kaibigan. Thank you, kaibigan. Ha? Ang sabi ni Jen, sa Gimol, need po ba ng experience dito sa Philippines para makapag-work dyan sa Canada? Kung kayo po ay magtatrabaho sa mga greenhouse, yan po ay under class D NOC code. Yun po yung mga low skilled. So kung meron kayong experience sa farming, agriculture, pwede po kayo sa farming. Ngayon naman sa mga high skilled trade worker, yung mga trade school lang naman nasabi ko, yung mga skilled trade na tawag natin, yung mga welder, yung mga karpintero, yung mga insulator, tubero, ano pa bukod sa tubero, yung mga kiat ba electrician. Ayan, yung mga electrician, ganun. So, yun po yung mga tinatawag nila kasi dito sa Canada na trade job dito. So, robbery. Skilled yan. Basta yung mga skilled. Kailangan ng experience yan. At least 2 years and above. Or 1 year and above. Ganun po yun. Dito naman tayo. Idol, kasama sana ako dati sa assembler last year. Sayang brother. Sayang talaga, assembler, kung hindi sana kabatch ka namin. Ayun. Sana brother. Yun, no, ayan. Malay mo, kakilala mo yung kasi, nagka-pandemic dito. Hindi ka na sana makakalabas ng Canada. Oo, tama yan. So, Mr. Janner, kasayang kung nagawa mo sanang makahabol at makapagpa-line up dati doon sa isang agency dyan sa Taiwan, at kahit sabihin natin na nung una nabigo at saka lakasan na lang ng loob yung pagpunta natin dito at nagkaroon pa ng pandemic na ganito, so merong negative at saka positive effect yung nagkaroon ng pandemic dito kasi seasonal dati. Oo, di ba? Ngayon, full-time. Full-time na. Kumbaga, ang Canada, binigyan niya ng consideration yung mga taong naghahanap ng trabaho na katulad namin. Napakasayang noon, Mr. Chan. Binigyan pa kami ng chance na yung makapagtrabaho sa skilled na trabaho. 9 months lang, pwede na mag-process ng permanent residence. Okay. Ang sabi ni Mr. Alanis ay, good day sir, saan pwedeng mag-apply ng mushroom picker? Do your company have job opening right now? Yan nga po, ulitin ko lang. Yung vlog dito sa Mushroom Picker, mga kadisubres, ito po ay experience lang namin ng mga ibang kasamahan namin ni Architect Leno noong time na nawalan na kami ng status. So, ipinakita ko lang kung ano yung ginawa naming pagsisikap ng mga ibang kasamahan namin, yung pagmamalasakit ng mga ibang kasamahan namin kung
saan nila nakita yung farm na yon, and then isinama nila kami. Pagkatapos yung mga iba, nasubukan nilang magtrabaho ng ilang araw doon, and then finding out na yung papel na sinasabi ng employer na yon is wala naman pala. So bogus yung ano. Maniwala sa mga pangapangako. Ano, yon, yung mga ganun. Pangako diyan na nanggagaling dito sa Canada. Nako. Oo. Ingat kayo. Yan, yun yung masasabi namin kasi kami dito sa mushroom ano na to, yung pinuntahan namin dun sa isang lugar, ibang lahi yung may-ari. So ang sinabi niya, meron kayong papel, ganyan, tapos okay na yung bahay. And then nung nakita namin yung bahay, itaas lang nung farm. Tapos walang bed, nilinis pa namin. So yun yung napakasaklap. Okay na sana magtrabaho sa farm kaso, or dun sa mushroom farm. Kaso ganun yung naging experience ng mga ibang kasamahan ko. That was December last year. Okay, Mr. Alani, sana nasatisfy kita dun sa tanong mo. Watching from Laguna. Oo, nami-miss namin ang vlog mo. Si Mami Tess. Mami Tess talaga. My God, bibigyan kita ng barbecue! Barbecue! Pag-ibanda pieces na siya. Jollibee. O yun, pan-Jollibee na ha. Ayan, Mami Tess, thank you. At sana yung mga amiga, amigo, mga ako, mga kaibigan ng ako. I-share nyo nang i-share at saka i-subscribe nyo rin si Architect Lino. Lino TV! Ayan, Lino TV yan. Yan ha, kasama ko yan dito na nagbablog dito sa loob ng trabaho namin. Okay, makikita nyo yung kaibahan ng trabaho ko sa trabaho niya at yung importansya ng trabaho niya at ang importansya ng trabaho ko sa loob ng bahay. O, di ba? Yan, ganun, ganun, di ba? Tapos, sino pa ba? Ang hirap mag-live ng ganito, baka may mag-request. Hindi, mag-live. Ano pala, pala, no? Ang tanong ni Mr. Keanu Campo, Sir, anong ginawa nyo sa work permit ninyo? Nag-change kayo ng open work permit? Uy! Interesting yung question niya. Okay, interesting. Ito nga, Mr. Keanu Campo, mag-comment ka sa video na ito kung nasaan ka, no? Hindi ko alam kung nasa Taiwan ka or nasa ibang bansa ka or nasa Pilipinas ka. Okay, thank you for commenting. Yun nga yung ginawa natin. Nag-change, ano kami? Nag-change kami ng work permit. Oo, tama yun. Nung una kasi, temporary work permit kami ng 6 na buwan. So, 6 na buwan yon. Seasonal yun, yung work permit namin. Yun. Seasonal job kami dito sa Canada na magtrabaho kami ng 6 na buwan. Ginrab namin yung opportunity. Na kahit seasonal, 6 months lang. Makapasok kami rito. Makapasok dito. Ngayon, sa kamalas-malasan namin, yung napasukan naming trabaho nun ni Architect Lino, okay sana. Sa loob din ng isang taon, pwede na kaming mag-apply ng permanent residence. Nagtiwala sa amin ng kapwa namin Pinoy. Ayun, yun ha, yan, narinig niya sa kanya. So meron akong ginawang video doon. So sa mga ibang nakasama rin namin na nasira yung tiwala nung amo namin. And ito ng record namin, sinira lang nung ibang kasama namin Pinoy. 1 week pa lang doon sa trabaho, nag-resign. Ayun, so yun, may mga ganun pangyayari. Kaya yun yung napakahirap kasi na huwag kayong magdepende kung kayo ay merong mga kamag-anak dito sa Canada at kayo ay mapapasama sa malaking grupo ng mga Pilipinong galing sa Taiwan magka-Canada, tapos magde-desisyon kayo ng mga ilang linggo pa lang magre-resign na kayo. Makaka-apekto yun sa mga ibang kasamahan ninyo. Pagkatapos, isang surpresa pang nangyari sa amin nun, pag December pala yung trabaho namin or yung company pinapasukan namin, nagkakaroon pala sila ng layoff. Isa pang pahirap sa amin yon. Kaya December, kami ni na Architect Lino nun, nagkawatak-watak na kami. Ganon yung mga nangyari. Pero hindi ako na-layoff. Oh, hindi ka pala na-layoff, no? Tuloy-tuloy ako kasi minalipatan agad ako. Oo, yun. Tuloy-tuloy siya. Dito yun. Tapos dito yun. Ako nauna dito, sumunod sila. Oo, yan. Ito na nga po yung pinaka-last na ano natin, no? Comment. Shoutout sa'yo, Mr. Keanu Campo. Thank you very much. At kayo po ang tinatawag naming shoutout of the day. Yun. Keep on sharing my video. Keep on watching. Keep on commenting. Alam niyo, diba? Dumating yung panahon na tayo po ay sasabog na sa YouTube. Sabi ko na,
inumpisan ko na kay Mami Tess Loreto. Yan, meron na siyang 500 pieces. Yan, pang Jollibee. Okay, comment down below. Pati share nyo na lang. Ayan o, oh, barbecue. Oh, Mami Tess, kung ano lang eh, pagkala na namin to. Yummy oh. Yummy. Okay. So, dito na po namin tatapusin ang video vlog nito mga ka-discovers. Until next time from Northeast Southwest, my name is Gilbert with... Bino TV! Ayan, okay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Okay, bye-bye!